di ko alam kung paano, promise. Kasi God mode nga, like I said, yeah, yung control nila dun sa Populin Koopa. Well, we have game number 2. Ating mga kababayan na nanunood ngayon, Bren Esports versus Cignal Ultra, which has been done 1-0 na in favor of Bren Esports. Panoorin natin kung may tutulak nga ba to ng Bren Esports on getting another 2-0 win. Yes. And you know, basing on that game number 1, mukhang pwede talagang makadali nga ang Cignal Ultra dito ng kanilang mismong panalo. Bren Esports, but they're punishment. So, ang ginawa, oh man, i-explain ko later. Grabe. May clash yata na mangyayari. Tingnan natin ha, Cignal Ultra has been scurrying around with their own buff. Few na naman. On this far, alam natin kung gano'ng ka-deadly talaga. Kita mo, pati ano ha, energy impact tumama. And yeah, alam mo, favorite spot talaga ng mga support. Kasi alam nilang pwede nilang ikutan ka agad yung Cyclone ay matter ke. Pero ayun. Oh man, how to deliver a checkmate mga sa Bren Esports? Alam nila na kapag ang ginawa ng isang Selena ay nagtanim ng mga traps, pwede nilang tapakan gamit ng Populin Koopa para completely pigilan. Kung hindi man pigilan yung pag-take ng purple buff, i-delay lang. Hades, by the way, ang ganda ng move na yun. Ah. Alisin mo lang yung, ano, yung trap sa harap ng purple buff, diba? And delay na. Delay. Kung best case scenario is manaka mo yung purple, pero yung fact na na-delay mo, okay na yun. Kasi alam mo yung delay na nangyari na yun? It allowed the kill wala kay Flap TZ at kay Carl TZ sa pag-invade nila ng red na kinukuha ni Chujin. Alam mo, tol, hindi naman sa ano, pero nagulat lang ako na inisip yata ni Hades, tatapatan niya ng Hayabusa yung si Carl TZ, no? Parang yung ano lang tinto, yung Lancelot ni Hate nung kalaban niya si H2, ganun. Yeah. It's like, again, parang risky talaga eh. Parang classic Pinoy mentality na kapag nagkaroon ng duelo, this is from other MOBAs, bibigay ko yung best hero ng kalaban, tapos pantatalo ko yung best hero ko. Pagalingan na lang. Pagalingan na lang eh, no? Pero yun nga eh, magaling kasi nga eh. Kaya nga may ratings eh. Kaya nga kinikilala si Carl C on this position. Grabe, re-engage. And makikita mo yung ano ulit dito, objective take ni Carl C. Meanwhile, other lanes are suffering. Flopsy here, who will be dive on by Chujin. Well done mula dito sa gank ng Cignal Ultra. Naging result nga lang is kapag natalo mo yung kalaban mo ng best zero niya, gamit best zero mo, syempre nasa iyo yung angas. Ay, oo. But no, Carl TZ going for a very standard hero now using itong kanyang ultimate. And I guess this will be a complete push. No stopping this unless Hades goes God mode. Okay, napakaganda naman. alam din ni Hades. Pag may lumipad ng ano din, Pew, inaantay na lang ni Pew talaga, mawala yung Ogi Shadow. Kailang problema dito, Hades may have no combat abilities para i-contest itong buff. Kaya ang timing dito ng Bren, napakasolid. Kita mo tumaman at ang lalim pa rin. Actually, ang hapdi pala ng Bren para kay Ben Sanity. What? Goes for Rhea, flickers in, smart missiles, masasakit pa ba? Hindi na makakaligtas dito si Pari Pew. Pero kita mo na si Carl C doon, tatrabahuin si Rhea. Humble KO ginawa doon sa Joe Head naman. Aim ba DJ on the side, pumana, tumama. Doon naman si Chujin para makayakap sa mga membro ng Bren Esports. 2-4-1, may humble pa ba? Carl TZ sa may Getty, pero the kill is not completed. Aim ba DJ able to survive? Hades was able to get a kill. Nag-flicker. So tumatakbo siya kung bari kay Carl TZ. Pero fake lang pala. Head and shoulder fake. So gagawin niya, nag-flicker siya sa mukha nung Yi Sun Shin. Kasi sabi niya, mas kung long range ka, mas lamang ako kung hampasan lang. Tignan mo yung sidestep dito. I think Ima DJ showed us a different approach sa Selena. Ayun, no? Finake niya na kung narin mag-back siya, tapos nag-flicker sa mukha. So may kagate, no? So may kinagat. May delay pa nga. Actually, nag-auto siya tapos kagate. Oo. Man. May iba. Maginit din. Nagkaka-seminaran talaga eh, no? Seminar mode. Oo, Farsa and Selena on that play, 6-5. Ladies and gentlemen, though, the control pa rin talaga. Ang layo lang kay Carlsen compared kay Hades. Kasi I think that's the second buff disrupted against Hades here. Oh, Arrow kay Pew. Salong-salong. Ganda dito. Pass kay Ben Sanity. Bulls, ay ka ngayon. Imba DJ. Anong pakiramdam ng panaing ka ng sarili mong hero? Yon. Tinanong dito ni Pew. Pero Flap TZ gonna be controlled now. Gets 4. Pero madaling makatakas niya. Taps yun eh. Naka-flicker din ang ating Flap TZ thumbs, which is good. Sa lahat na nangyari dito, syempre lamang pa rin ang Bren Esports. And kailangan niyang i-respect ng Cignal Ultra. Kaya na mag-outplay, pumana. Tinamaan si Rebo pero wala pa rin kill. Oo nga eh. Nalilito ako magkamukha si Pew tsaka si Rebo on the arrow. Akala ko si Pew na naman. Yung nakasalo. Oh, nice. Nice. ito hindi pana pero... Lame shot. Lame shot na lang. Parehas din, same mechanic. At ang maganda dito kay Shin, just like in the previous game, pagalingan mag-email. Oo nga eh. Binigyan tayo, tinitilan natin ng El Clasico at yung sinabi dito ng Bren Esports Cignal Ultra, sige, bigyan natin yung gusto ng viewers natin. Bakbakan. Bakbakan, sa totoo lang. This is
Again, guys, to characterize the team, Bren is always controlled when you're approaching. Dali to, si Rhea, mga kaibigan, kind of a flop on that advance, patungo rin kay Aribo. Meanwhile, nandito rin mga membro ng Bren Esports on the red side jungle of Cignal. Ang problema kasi sa ginawa ni Bensanity at Rhea, kinalaban nila yung dalawang mga ano, mga matatanda, mga veterano. Si Last at Aribo, tinry nilang i-duelo ng dalawa sila noon. Oo nga eh. Nautakan sila eh. True challenge nga kasi, di ba? Parang gusto mo talagang ma-test yung strength mo. Well, ang ganda ng huli dot, di na nakatakas din si Paring Q. Pero look at the objective that was taken in. This is the power of a captain on the utility support. Kahit mapatay mo yung utility support, if he got your attention, kontrolado niya rin yung teammates niya eh. Captain nga eh. Sinatcall na yon, di ba? Nakunin yung mid. At turtle conversion. Nung tinamaan siya ng bana, alam na niya yung mangyari. Mm-hmm. Oh, guys, huwag niyo na akong ligtas. Mag-push ko. Ganun lang. And that's what separates yung mga magagandang shot, magagaling na shot callers from just normal ones. And we can see the few with 3 deaths. Hindi mo sasabihin, ay, feeder. No, not at all. Not at all. This is so tactical. Yeah. Approach ni Kuya Few at nandito. Oh, grabe, pares pa sila ng itsura. And, oh nga, yun nga, kaya nakakalito pag tinama, kanina tinamaan ng araw si Ribo. I was thinking it was of you. Also wanna mention din, Tol, na in terms of late game scaling, Bren. Nasa Bren pa rin. Bren yung late game scaling pag sinilip natin. Kahit sabihin natin na assassin si Hades dito and can dive on towards the YSS. Still, naku po, Mpl-Ph. Naku po. That is gonna be the flicker out, no? Siguro yung pinag-debatus lamang ni Mpl-Ph dito. Good greeting on the Curse of Crow. Down for defended air strike. Pero a clip towards Aribo was done in by Hades at least. So we got a 1-for-1 trade on the side lanes. Ang problema nga lang dito, mas maganda pa rin yung nakuha ng Bren kasi makapag-push sila sa top lane. No? Yeah. It didn't matter kung nakakuha ng kill o hindi ang Bren Esports sa top. Ang mahalaga yung Torre na nakuha nila afterwards. So, 7 minutes in, 5 turrets down, wala pa napapatumba ang Cignal Ultra. Kaya naman, ang laki ng lamang na ngayon ng Bren. Indeed. And yeah, siguro ito nga yung sinabi laban lang. Siguro talagang ganito ka-confident din yung Bren. Because I cannot but feel that this is a bit of a more aggressive na larong ating natutungan ngayon. Charge sa may pinakagitna. That was good. Huli siya ni Hades ngayon. Pasok si Fluxy doon. Yes, counter at Inferno bilang pambawi dito. Simahan pa lang aso. Ngumatkat sa mga membro ng Cignal Ultra. Chujin might be na focus in. We are angry as well. Down for Bensanity. Habang si Hades, di alam kung paano papasok. Uy, nauntog. Wax in, wax out. Nauntog. Hindi ito bagus yung kanyang shadow. Ladies and gentlemen, at iwan dito. Hagip pa ni Rebo. Natira si Bensanity. At ayun na nga, mga kaibigan, na maalaman si Carl Zee, dalawa nakuha dito against Sig. At automatic, gumalaw na ang Ready Sports papunta dun sa turtle. Tapos nag-pressure din sa ibang lanes. Flow in it. I like yung kill ng Cignal Ultra. Kahit anong pasabihin natin, kill pa rin yan kay Cartesi at masaya pa rin sila sa resulta na yan. Yeah. And macro nga lang, din sila medyo nadadali. And feeling ko, ano na to eh, medyo may pagka-conclusive na to between the two cores talaga eh, no? Na mukhang marami pang experience ang kailangan maranasan ni Hades siguro muna. No? To really go toe-to-toe. With the likes of ano. Ang gusto pala nangyari dito para sa Cignal Ultra is sinayaan ni kung sino man si coach. Sabi niya, sabi ni Hades, coach, best team ang katapat natin, bigay mo sa akin yung best hero ko. Best pick na lang siguro. And lang sabi natin sa link, pero masasabi ko itong performance niya sa Hayabusa, parang may ano eh, alam mo yung kita mo kapag yung isang player ay nilalaro niya yung favorite hero niya. Yes. Iba yung galaw. At kitang-kita natin niya kay Hades. Kailangan niya lang kumalmalicious kasi kanina talaga that was a massive fail on not having your shadow. Nagdadash bang siya? Nagdadash ang shadow, di ba? Tumatago sa pader. Dapat. Eh, kaso, gilid na gilid din. Eh. So, nauto. Deadly siguro eh. Na yung turds talaga. Well, kita natin dito. Ang hirap, ang hirap. Yun yung isang bagay na mahirap masterin sa ML. Yung mga untog. Minsan. Minsan, anong kasi angle? Ah, nakadepende sa angle eh. Pero ayun nga eh. Kailangan mo ma-memorize. Kailangan mo ma-practice, di ba? Which will take some time. Ito natin ang nakaw dito ng mga members ng Bren Esports sa purple buff, sa sabay pag-push sa my bottom. Kita mo, sobrang fluid ng maneuver ng Bren Esports. Yeah. Going dun sa mid, kuha ng purple, tapos connect kay Mpl-Ph dito sa baba. Beautiful. Yeah. Pero feeling ko talaga, ano din, ito yung usual ka nangyayari kapag isang veteran team against like a new team. Ito rin nangyari sa Aura tsaka NXP. Game 1 is quite close. Game 2, medyo may impact pa yung game mo na pagkatalo. Pero tingnan natin ha. Sabi natin hindi tamaan ng tank. Pero kita mo naman na natutunan na kaagad dyan. Yung shell ng Baksha kay Chujin tinamaan ng may tumama? Arrow. May tumama kay Chujin na kapag-stun pero it doesn't matter. There's gonna be Curl Z. Tumaan ng traps. It doesn't matter as well kasi merong zone out na ginawa yung Feathered Airstrike ngayon ni Few.
Oh, ganda ng ginawa ni Bensana. Really taking care of his core si Tsuji na them safe. Ang problema ko lang dito sa Cignal Ultra is yung kitang-kita rin difference ng impact ni Chujin on this Baksha compared to what Ribo did in the previous game. Iba eh. Iba talaga. Iba. I think si Chujin actually, dito medyo napilitan yata na sige pre mag-Baksha muna. Yeah, sa Alice. Kasi si Ribo even on the sidelines mainit na eh. Diba? And siguro just capitalizing and riding on the lead. I mean, he knows he can actually lead his team forward, no? Nice bait there by Ben Sanity. He went for the flicker, he went for the jump. Mukhang mahabol pa rin, we are angry. That's it, ladies and gentlemen. Pinunit lahat ng bend na sa katawan ng Kufra dito. And of course, makikita mo na wala na rin yung Hades as he falls back on the squad shadow. Chujin onto the side. Immortality yata yung napapaka-revive. Paalam pa rin. Card si Dito, nag-flicker din. Huli ka, Ninja. And that's it, ladies and gentlemen. What an outplay mula kay Few. If we get the replay of that, makikita nyo kung paano niya tinrap si Hades. Kasi si Hades mo, fake na rin eh. Kumu-crossover na, pero sabi ni Pui, isa lang umuunta na moment. No. And we can see that in the replay for sure. So the first is the kill on the Kufra. Followed up, look at Pui's positioning. Kailan niya abangan, si Hades naglalakad, pwedeng-pwede, no marapa. Ayun o, Grabe yung curse of... nahagip pa rin nga ng curse of crew kahit pa paano. No? Abisado. Di lang yata natamaan ng stun or baka naka-cooldown pa yata. Pero yung flame shot, yung fact na na-flame shot niya tapos... Bawas agad, yeah. Alam with the slow, by the way. Alerto ka agad si Few dito. Tama nga, yung mga nagka-crossover, yung minsan nakala mo may points yung dribble. Actually, ano mo yun, tapikin mo lang sa gitna. Yun eh. Laglag yung bola ng crossover. Exactly. Yung mga galing lang, syempre, na yung mga best actor, may head and shoulder fake pa, pwede pa. Pero sabi ni Few, teka lang, pre, dami mong galaw eh. Parang si Manjin, pag nag-basketball, ang daming appear. Ang daming. 50 appear per game. Inuubos mo yung sahig eh, pero isang topic lang eh. Alright, here's the feathered airstrike. Para maisulba, siguro yung minion may bakawa ng pressure mga member dito ng Bren, down for the mid. But the target really is the bottom lane inhib. And now they will destroy that. Let's see kung merong mauhuli. As we are poised to see maybe the final team fight, Flabzy to the front line, flexing his own sticker dyan. Habang the minion wave, is getting cut out by Hades. Grabe, lapit na ni Few doon ha. Yung panga. Nag-dive yata si Chujin. Yeah, Chujin, desperate move. This is the usual na ginagawa ng mga players when they know that they need to be in front of their opponents para na makapag-depensa. Hindi natin sasabing mali yun, pero nakita natin kung paano yung nabis ng Bren Esports. Yeah. Isolation moves ang ginagawa nila. Hades is here. There's an artillery minion. Walang minion na dumadating sa mid. Ang ganda ng save ni Hades doon sa mid. And they sure that Bren, if they stayed like this, they are clearly overstaying. Sabi ni Carl Z, mama out. Tama na. Mama yung pana dito, pero mukhang confident pa rin ng Bren Esports. At easy, nag-ulti na lang. Yeah, minion wave in the mid. Kaya rin nag-dash out si Carl Z, nag-trace-less back siya. Kasi alam niya na wala na matutunguhan yung bottom lane siege na ginagawa nila. So what they did now, huli ka agad doon yung Selena. And I think that should be it. Very timely for the headline na ginawa natin. Imba DJ got slain by Few. And of course, sunod na yung mga membro. Dito na mga taga-signal U. At kita mo pa, sunod yung back siya. Panghuli dito ay yung mga carry na ninjang nawawala. And that's it. Even with the Quad Shadow, with all the members wiped out and all the beast turrets are gone, Bren Esports wipes also the series 2-0.